kapitin, pamahalaan at mamamayan, pag-iisahin, mga isyung pinag-uusapan, lilinawin, mga tanong ng bayan, sasagutin, hinaing ng mamamayan, pakikinggan, El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyung ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uugnayin. Hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ang huling araw ng buwan ng Abril taong 2022. 9 days before the May 9 elections. Kabi-kabila po ang mga pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Papainit ng papainit ang mga kwentuhan, lalo na kung sino nga ba ang lamado at dehado sa nabanggit pong eleksyon na magaganap. 9 days na lamang po sa mga national at local candidates. Kayo ho ba'y may napili na o kayo ho ba'y nakikipagtalo pa sa inyong mga kaibigan at mga kababayan kung sino nga ba ang nararapat para sa boto ng Pilipino. Ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Sa mapagpalang hapon sa inyong lahat, lalo na po dyan sa bayan ng Binangonan, dito po sa lalawigan ng Rizal. So napakainit po ng panahon natin. Tara po, samahan niyo po kaming idulog ang mga isyu at hinaing ng lipunan dito sa ating pamahalaan. Mamaya po yan hanggang alas 2 ng hapon. Muli ako po si Al Candelaria, ang boses ng tao, boses ng Pilipino. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin tuwing Sabado ng hapon mula alauna hanggang alas 2 ng tanghali. Bagamat napakainit sa labas, paring Al, bagamat marami tayong mga kababayan ang ngayon ay tila nag-iisip, after nga ba ng eleksyon ay maghihigpit bang muli sa mga pagpapatupad ng iba't ibang mga health protocols? Yan po ay aabangan natin pagkatapos nga ng May 9 elections. But nonetheless, paring Al at mga ka-El Pueblo, ang mga pinag-uusapan nito mga nakaraang araw ay yung nangyari nitong nakakalungkot, paring ano. E napanood nyo ho ba yung video nung bata dyan sa Montalban, Rizal, na yun, no, kalunos-lunos. Grabe yung parang hindi matanggap ng ating pagkatao na may ganyang sitwasyon. Yan ho ay sinasabing epekto ng droga. O ng ipinagbabawal na gamot sa ating mga kababayan. Nakakalungkot pa rin Al kasi yung isang batang walang kamuang-muang, isang batang paslit at musmos ay naging biktima nga ng epekto ng illegal na droga. Eh kung kayo ho ba ang tatanungin, mga ka-El Pueblo, mga kasamang nakikinig sa inyong mga tahanan, lalo na yung si Chokarang Walastik dyan sa San Mateo, Rizal, na nakikinig at nakatutok sa atin, si Kagawad Edward Abatay, nandyan din pala at nakikinig sa atin. Kung kayo ho ba ang tatanungin, eh pabor na ho ba talaga kayo sa matagal nang pinag-uusapan kung dapat na nga bang ibalik ang parusang kamatayan o death penalty sa ating bansa, pagkatapos po ang mahabang taon na ito ay temporarily suspended nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero marami ho ang nagsusulong kabi-kabila sa Kongreso at sa Senado na dapat daw in cases of human, yung mga inhumane o heinous crimes, dapat daw ay i-reimpose na itong death penalty. Kung kayo ho ba ang tatanungin, mga ka-El Pueblo, kung kayo ho ba ang bibigyan ng pagkakataong magbigay ng inyong pananaw, eh kayo ho ba ay sang-ayon sa pagbabalik po ng parusang kamatayan? Maaari ho kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan po ng ating Facebook Live. Pwede po kayo magbigay ng inyong comment sa ating DWIC Facebook Live Streaming.
Okay, so tama yan, no? So, napakahirap po ng mga pinagdaanan ng mga kababayan natin sa mga nagdaang panahon, ano? At ito, mababalitaan pa po natin yung nangyari nga po dun sa bata. So, mga magulang, lagi po tayong gumabay sa ating mga anak. So, kalunos-lunos talaga yung nangyari sa bata, no? Batang nag-aaral at may pangarap, pero bakit ganun ang ginawa sa kanya ng kanyang ama? So, mamaya po ay antabayanan po natin at alamin po natin kung ano ba talaga ang naidudulot ng droga sa isip at katawan ng tao, no? So tumutok lamang po kayo, mga kababayan, no, Kael Pueblo. Marami po tayong pag-uusapan dito at makiisip po kayo. Pwede po kayong makisama sa amin sa pag-uusap, mag-comment lamang po kayo at live na live po kami dito po sa aming Facebook page. Oy, paring Al, bago yung ating pag-uusap tungkol sa mga seryosong bagay, eh syempre bukas po ay May 1 Labor Day o araw po ng mga manggagawa. Kaya sa lahat po ng mga manggagawa tulad ni Mace at ni Engineer Jeric Barreto at sa lahat po ng mga security guard na nakikinig sa atin, sa lahat po ng mga manggagawa sa mga pabrika, mga iba't ibang mga tanggapan, maging sa mga pribado at public sector, mga kawanin ng bayan, kami ho ay nagpapaabot ng aming pagsaludo sa inyong patuloy na pagpapagal. Sabi nga, paring Al, no? The promotion of labor and dignity. Happy Labor Day po sa lahat ng ating mga manggagawang Pilipino para po bukas May 1. Yon, kayo po ang tunay na bayani, ang mga manggagawang Pilipino, anumang uri ng inyong trabaho. Basta bukal sa inyong puso at para sa pamilya ang inyong ginagawa. So pare ko, nakatutok sa atin si Sir Pittsburgh de Rosas, ang PSDS po ng Binangonan Rizal. Sa lahat ng mga guro na may tinuturong din natin ng mga manggagawang Pilipino, kami ho yung nagpapaabot ng pagsaludo sa inyo. Napakabilis ng panahon, paring Al, no? Dahil akalain mo, Abril tapos na agad. Ang bukas bilis. Makalawa ay Mayo na. Bukas pala, hindi pala makalawa. Bukas Mayo na, sa May 16, mayroon ng major bonus. Yun. Ang ating mga kababayan, mga major bonus na matagal nang naisanla ng iba nating mga kababayan. Pero ganun po talaga ang buhay. Ganun po talaga. Tuloy-tuloy lang ang ating pagkikibaka. Tama ka dyan, pare Koy. At syempre, ngayong buwan din ng Mayo natin malalaman kung sino ba ang itinalaga ng mga tao na mumuno sa ating bansa. Sino ba talaga ang magbibigay ng dagdag trabaho o magiging leader ng bansang Pilipinas ngayong Mayo? At syempre, nabanggit mo yung agenda nga ng mga susunod na pinuno ng ating bansa. Kanina binabanggit natin yung nakakalungkot, mga Kael Pueblo, na sinapit ng isang batang 7 taong gulang mula sa bayan ng Montalban dyan sa lalawigan ng Rizal na pumanaw. Alamin ho natin ang sitwasyon ng kanilang pamilya ngayon at tayo ay nagpapaabot ng panalangin, paring Al. Alamin ho natin kamusta ba ang sitwasyon ng nanay, ng bata, na alam din natin na kung tayo nga ay nalulungkot, syempre yung mismong ina at ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga pamilya. Kasama ho natin ngayon sa kabilang linya ang kapatid po nung ama nung batang iyan o yung tiyahe nung batang pumanaw, si Miss Erna Veraces mula sa bayan ng Montalban. Miss Erna, si Ryan Lau po ito at si Al Candelaria sa programang El Pueblo Publico. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. Opo. Ma'am Erna, kamusta po ngayon ang sitwasyon ng inyong pamilya matapos po itong nakakalungkot na kabanata sa inyong buhay? Ano po, ito, nanggulukta pa din po kami, sobrang pag-lip po. Hanggang ngayon, di pa din namin matanggap ng mandali sa pamangkin. Opo. Nakaburol po ba ngayon itong inyong pamangkin, Ma'am Erna, at saan po nakaburol? Wala po po na yung pamangkin po na sa crime sa amin pa po eh. Opo. Nasaan po ulit? Kaya ko lang po nakaburol dito sa amin. Opo. So yung bata ay ine-examine pa. Yung tatay po niya? Nakaburol na po dito sa amin. Diyan po sa inyong bahay. Opo. Opo. Ma'am Erna, kayo po ba ay kasama sa bahay nitong asawa ng inyong kapatid? O kayo ay magkakatabing bahay lamang?
Hindi po kung hindi po kasi sa bahay kasi may asawa ko nandun po ako sa bahay ng asawa ko. Opo. Opo. Ma'am Erna, kami ho ay nagpapaabot ng pakikiramay sa inyo. Ano daw po ang kwento po ba? Ano po ba ang pagkataon? Kasi syempre, ang unang reaksyon ng sambayanan ay magpaabot ng matinding galit doon sa tatay ng bata na inyo pong kapatid. Ano ho ba ang pagkakakilala ninyo dito sa inyong kapatid na ito na naging, yun nga, mitsa ng pagkawala ng buhay ng inyong pamangkin? Ano ho ba ang ugali niya at bakit po siya humantong sa ganitong pagkilos? Ang kuya ko po, una pa lang po, nung mapinig pa siya, mabait po talaga siya ng kuya, kapatid, opo, tatay, tsaka anak ko sa mga magulang namin. Siya nga po yung ano, mapag-break family kasi yung magkakapatid eh. Mm-hmm. Yung binata pa po siya, lahat na sinasahod niya, hindi na anak, wala siyang magbatira sa kanya. Hindi na po siya madamot sa lahat. Yung sa pagiging tatay niya po, ano, naging mabait po siya, concerned po niya sa mga anak niya. Actually po, makitatay talaga yung panganay niya na Panganay po ba yung bata na yun? Opo, panganay po yun. Opo, panganay po. Ilan po ang anak nila? Ano po, tatlo po. May pang-apat po kasi bintik po kami ng ate ko. Opo. So tingin po ninyo ano, kasi marami ng mga kwento ang naglabasan, sinasabi daw po ay nakagamit ng illegal drugs itong kapatid ninyo. Yun po ba ay may katotohanan, Miss Erna? Opo, nakaano po nun. Sabi na po namin nun na nakagamit po siya ng illegal drugs kasi napansin na po namin yung nung tape niya po ng ganun kasi pag nakaka-tape po siya, hindi po siya kumakain saka hindi po siya natutulog. Kaya nung time na yun na nagduda na po na kami na baka umugit po siya sa pag-tape. Kasi nakarecover na po siya ng 2 years eh about din sa illegal drugs na yan eh. Opo. Okay. I-push ko lang ng konti yung tanong kay Miss Erna. So ibig niyo po sabihin ay may history ng paggamit ng illegal drugs, tumigil, tapos ngayon ay nakagamit ulit? Opo, yes po. Opo, sige paring Al. Tita, paano po humantong sa ganun ang ginawa ng kanyang tatay sa pobreng bata, ano? Wala po ba ang nanay? Nandun. Pwede po pakiulit? Hindi po masyadong madinig. Opo. So, paano po humantong sa ganong pangyayari ang ginawa ng tatay sa pobreng bata? Kahit po kami nabigla sa ganong pangyayari kasi kahit dito po sa amin sa lugar namin wala po binakala na ganon yung mangyayari kasi mabait po talaga si Kuya eh. Abait po yun ng matinong pa eh. Talagang kasi yung wahid na lang siya o nawala na tamang bait. Kaya hindi niya nakilala yung anak niya kanyang pagkalabas din ng ano na habon niya, hindi niya nakilala. Mm-hmm. Yung inyong pamangkin? Ayun po. Opo. Miss Erna, yung pamangkin niyo ay binawian na ng buhay sa ospital. Tama po? Ano po? Opo. Nakausap pa ho ba ninyo o na inyong mga kamag-anak o nung nanay mismo yung bata bago bawian ng buhay? At kung nakausap nyo po, opo, ano ho ang sinabi ng bata? Nakausap po siya ng ano. Dapat video yung bumuhat po dun na ano, sa video po na kumakasak na yan. Bumuhat po dun. Wala na po yun. Mama ko po. Ang sabi po ng mama ko, hindi kapit pa po yung pamangkin po sa Ethan. Tinanong niya pa, isinig na pa po sa pamangkin ko na, Lon, tumaban ka. Sabi daw po ng pamangkin ko, kahit yung tatmahirap na siya magsalita, hininitik pa rin dumang sila na sabi, kahit sobrang hirap na po doon, kaya yung time na po yun, sobrang naiyak po ako. Saan po ang pinakamalalang tama nitong inyong pamangkin? Kasi sa video na kumalat, parang buong katawan, mukha ay naihampas sa kalsada. Saan po ang mas malubang inabot ng bata? Sa ulo po, isa ba nito, basag po yung bungon, saka sa halap po. Kasi malambot po yung ulo niya sa halap po. Siyempre, batang-bata pa. Ma'am Erna,
ano ho ang kondisyon ngayon ng inyong hipag o nung nanay po ng bata dahil nalaman nga nating buntis. Nasaan po ngayon yung nanay ng bata? Ngayon po, yung hipag po po, ano, syempre po, dahil kawat na nga po yung, ako, sobra po siyang nahihirapan ngayon. Mm-hmm. Taliro po siya, ganun, kaya tinutulungan po namin siya. Mm-hmm. Pero ngayon po, sa ngayon, wala po dito yung hipag ko. Nasa side po ng pamilya niya. Apo. Apo. Ihabol ko lang parang ano. Mm-hmm. Erna, alam ko napakabigat itong sitwasyon sa inyo, pamilya ngayon. No? Marami lang ang nagtatanong, ano daw ang nangyari doon sa inyong kapatid? Doon sa tatay nung bata at bakit biglang kinahapunan yata ay pumanaw na rin yung tatay? Ano po, ang ano daw po, kay ate yung... Tinatanong po kasi sa, yung ate ko sa police station, tinatanong po ng kuya ko na, nasa lang si Aaron? Kasi nga po, ano yun eh, paborito yun ang kuya ko eh. Mm-hmm. Kapag, kaya yun yung tinatanong niya, nasa lang si Aaron. Mm-hmm. Then, nung time na yun, di ka, paborito si ate kasi shock sa lahat. Kaya ang ginawa ng police, dito, inood po sa kanya yung video, na ayun yung anak mo, pinatayin mo. Mm-hmm. Yung nakita niya po yung video, sabi niya, pero ayoko nang panoorin mo. Tapos doon daw po sa loob ng kulungan, pinag-uusin niya po yung video niya. So talagang he was not aware, no? Hindi niya alam yung kanyang nagawa. Anyway, alam namin napakahirap ng sitwasyon na ito, psychologically and emotionally sa inyong pamilya. Ngayon, nakaburol ang iyong kapatid. At darating din yung pamangkin. Meron na bang tulong kayong tinanggap at kung mula sa inyong lokal na pamahalaan? At kung meron man kayong kailangan na tulong, maaari mong gamitin ang pagkakataong ito, Erna, para manawagan sa ating mga kababayan. Wala ba pong tulong na ano, puro interview lang po. Mm-hmm. Ano, natanggap ko lang pong tulong na ginawa ko pong gigas number po na then nabigay ko na din po yun sa ate ko lahat ng natulong doon yung po yung pinanggagastos nila din kaya salamat po doon sa lambing tumuli sa nagbigay ng sa gigas ko at saka sa lahat po ng sa ibang sana tumulong din po. Kasi syempre, yung pagpapalibing, dalawang patay ang nandyan. Oh. May trabaho ba itong kapatid mo, Erna? Yung ako, meron po construction. Construction, o. Sige, parang. Pare ko, ihabol ko lamang. Tita Erna, dun sa video po na nakita po namin, dalawang bata yon. Then yung isa nga pong namatay ang nakuha ni tatay niya. Kumusta na po yung bata na nakasama nung batang namatay? Kapatid niya po ba yon or kalaro? Kapatid mo po, bunso. Mm-hmm. Kapatid din na bunso. Ayun po, kapag ano, pag binatanong ko, alam din ang nangyari. Kaya niiyak din po kasi, hindi pa nila yung nangyari. Yung Erna, yung SWD ay nagpunta na sa inyo dyan for psychological debriefing? Yes po. Opo. Nakausap yes po, may libre daw po yun. Therapy po para sa mga bata. Opo, kasi medyo kahit siguro yung mga traumatic, witnesses traumatic. Erna, may nagtatanong ano daw yung iyong GCash number kung sakaling sila ay magpapaabot ng tulong para sa iyong pamangkin na pumanaw. Doon po sa mga tumulong sa pamangkin ko, kung po yung number ng ate ko nasa ano ko po yun, Facebook. Mm-hmm. Doon na lang po mismo ninyo contactin yung para mismo sa nanay po mapupunta yung tulong. Ano ang Facebook name? Kasi, nasa Leo Manderas po. Kasi po, kung sa GCash marami na po nasa GCash na kahit hindi naman ako ng mag-anak. Oo. Yung hindi nung pinagkakapalahan nila yung pag-ibong. Oo, wag naman. Ano ulit yung Facebook page para Facebook account niyo para Erna Salyaman Berasis po. Erna
Salyoman. Salyoman Veraces. Erna Salyoman Veraces. Salyoman Veraces. Erna, kami ay kasama ninyo sa panalangin at kami ay nananalangin sa Panginoon kasama yung ating mga tagapakinig na kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa inyong puso at isipan at malampasan itong napakatinding pagsubok na ito sa ating mga, sa inyong pamilya, Erna. So, maraming salamat po. Apo. Mga ka-El Pueblo, yan po si Ginang Erna Veraces, yung pungtsahin nung batang pumanaw dyan sa Montalban. No? Talagang ang illegal na droga ay walang buting idudulot sa ating mga pamilya. Pagbabalik ko natin, subukan ho natin kumausap ng isang psychologist upang paliwanagan tayo paano ba natin i-handle ang ating mga anak, mga sarili at mga mahal sa buhay sakaling ganito ang pagdaanan ng kabanata ng ating buhay. El Pueblo, publiko! Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo, publiko! Mga isyo ng bayan. Yung po palang Team Juan San Mateo daw ay nandyan sa Barangay Silangan. Itong si Jobert Lascano ay nakikinig at nakatutok sa atin pag maging itong si Nitro 7 at si June Briones. Paring ano. Oh, nakatutok din sa atin si Ma'am Lourdes Manintim ng AS or Angono Elementary School. Ayan, so magandang hapon sa iyo ate. Si Miss Bioli Morato at si Tito Robert Rivera nandyan nakatutok sa atin. Pati itong si FSMH KSM. Haba. No? Uy, magandang hapon sa inyo po. Oh, po. Happy birthday din po kay Kapitan Miriam Gatulayaw ng Pag-asa. So happy birthday po. Ayan, paring Al, kanina binabanggit natin, paano i-handle ng isang pamilya yung ganitong kabigat na pangyayari sa kanilang buhay, no? Yan, sinasabi nga ni Sir Obet Makaspak, mahirap. So, kailangan talaga natin ng tulong ng eksperto tungkol sa bagay na ito. Tama. At mapalad tayo mga ka-El Pueblo dahil ngayong hapon, kasama natin si Dr. Camille Garcia. Doc Camille, si Ryan po ito at si Al sa El Pueblo. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Doc. Hi, good afternoon po. Opo, Doc, pasensya na ho kayo kasi marami tayong mga kababayan ang medyo nababothered at medyo hindi nakatulog nung mapanood yung video ng bata nga po dyan sa Tanay na napatay ng kanyang tatay dahil sa paggamit ng illegal na droga. Doc, gaano kahalaga ang psychological debriefing sa mga ganitong pagkakataon? Okay, siguro una-una no, pag pero kasi nakaranas na isang traumatic experience regardless kung hindi niya yung nangyari dun sa independente dun sa bata at saka dun sa tatay niya. Mm-hmm. So pwede rin na yung sabihin mo yung mga nakaranas na daw sa pagyo, tunog, o lindol, yung mga ganyang klaseng kalamidad. Talagang importante ang debriefing. Mm-hmm. Kasi dito mo malalaman na kung halimbawa, kung na-traumatize ang isang tao, ang tendency kasi pwedeng yan mapanaginipan palagi. Pangalawa, kung nag-overthink ang isang tao, pwedeng mag-cause siya ng hindi lang yung sabihin ng stress reaction. Mm-hmm. Yung acute stress reaction, pwedeng mangyari yun within 1 to 5 days, mga ganun, o kaya kahit hanggang 2 weeks. Pero after that, kung patuloy siya, pwedeng tinatawag natin magkaroon ng PTSD or post-traumatic stress disorder. Mm-hmm. At yun, pwedeng maging malalang kondisyon hanggang sa talagang umabot sa punto na hindi na siya makafunction. Mm-hmm. Kasi ang iniisip niya palagi dahil sobrang takot. Akibat nito yung anxiety. And then eventually, pwedeng magkaroon ng depression. Tapos dahil hindi niya makayanan yung mga pangyayari ito, pwedeng sabihin natin na talagang maapektuhan na ang kanyang pag-iisip. Apo. Mm. Apo. Doc, dun sa mga, para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, kapag sinabi pong psychological debriefing, ano kadalasan ang ginagawa ng isang psychologist at nung kliyente? Ano po ang proseso ng psychological debriefing? Okay, pag psychological debriefing kasi, pag-uusapan kasi yung mga pangyayari. Mm-hmm. Yun talagang ma-explain nila ng mga naapektuhan o even yung naging biktima dito na paano ba ang nangyari? Ano sa tingin nyo ang dapat maging options? So, basta sa lahat din ng klase ng pag-ingat at saka yung mga options na para sa ganun, hindi sila talagang maapektuhan or matotraumatize,
pag-uusapan yon. Mm-hmm. Hindi ito pwede isang beses lang ha, kasi ang punto rito, sa umpisa lang, yung tinatawag natin, i-diffuse natin yung sitwasyon. Ano ibig sabihin ng i-diffuse? Ibig sabihin, yung hindi natin palalakihin, mm-hmm. hindi natin i-magnify to the point na talagang lalo kang mag-iisip ng hindi patanda. Ang iisipin natin eh, yung kapakanan ng pamilya. So, pagkatapos ito, tuloy-tuloy na, pero pwedeng sino ba ang talagang naapektuhan? So, from there, malalaman mo sino yung kailangan ng immediate counseling, tapos yung continuous counseling, yung mga tipong gano'n. Opo. Parang al. Sige. Dok, paano po ba ang proseso sa matanda at saka bata? Pagparehas lang po ba sila ng treatment or paano po ba or saan po ba dapat ginagawa ang treatment? Okay, kung sinasabi natin psychological debriefing, may mga pagkakataon kasi ibang mga bata ang madaling makarecover. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, meron tayong tinatawag na resilience. Dahil kasi sa kanila, so pwedeng mag-involve ka sa doon tinatawag natin play therapy. So pwedeng napaka-graphic siya ng withdrawing sila. So makikita mo, from there, kung maaapektuhan or hindi naaapektuhan masyado ang isang bata. Ngayon, among adults, kung bakit talagang masyadong naapektuhan, kasi baka mamaya sila yung talagang mas mahina yung personality nila at saka mas talagang nakikita at pronounced na iyakin sila. So yun alam mo kung paano din nagpapakita ng strength in terms of yung halimbawa isang adult talagang pinapalakas nila yung loob ng isang bata, mas madali ang recovery nila pare-parehas. Mm-hmm. Pero halimbawa kung yung isang adult sanay nagbumukmuk, ina-isolate yung sarili, gusto magkukulong lang, ayaw kumain, hirap matulog, definitely lahat maaapektuhan for that matter. And then ang recovery period mas matagal. Opo. Dok, may mga nagsasabi, no, kasi merong two polarities of opinion. Yung iba sabi nila, huwag mo nang iiyak yan, lilipas din yan. Yung iba naman sinasabi nila, kailangan iiyak mo talaga at ilabas mo. Ano po ba talaga ang, sa tingin po ninyo, ang nararapat? Okay, pag sinabi namang umiyak ang isang tao, it's not even a sign of weakness. It's even a sign of strength. Dahil kasi, mas pinapakita mo na talagang tao pa eh. Emotion lang yun na normal sa isang tao na nakaranas ito. Mas mahirap na hindi mo ilabas yung pag-iyak na ito kasi ang tendency, baka mag-pile up siya. So, mas matindi yung possibility na pag nagkaroon uli na isang matinding karanasan itong taong ito, baka mamaya sumabog ito to the point na hindi na natin siya matutulungan dahil kasi talagang ang kaisipan niya ay naapektuhan na ng husto. So talagang hindi lang sa mental health issue, baka mental health disorder na. Opo. Dok, pinatatanong po ni Ma'am Miles Sancho, ano, paano daw po natin malalaman kung talagang magaling na ang batang dumaan po sa psychological briefing po? Okay, una-una kasi may assessment dyan. So pag nagkaroon talaga na assessment, malalaman natin kung na-traumatized o hindi. Mm-hmm. Then after that, siguro, alam mo yung sinasabing psychological assessment, makikita mo yung difference niya after 2 to 3 months eh. So kung pwede mo uli na talagang mag-assessment uli, doon mo makikita kung mayroong recovery or wala. Kung may improvement o wala. It's really a long process, Dok, eh, no? Kasi it will depend din talaga, paring. Dok, ito po, alam namin busy po kayo, pahabol na lamang po. How important daw po yung support staff or support group sa mga taong dumadaan sa mga ganitong klase ng pagsubok at gano'n rin din po kahalaga na paulit-ulit mong ikwento o yung storytelling nga na iyong karanasan. Okay, kung support, alam nyo na, napaka-importante yan. Kaya nga napakahirap kung sasabihin natin na isang tao na nangangailangan ng counseling, lalo na kung nagkaroon ng depression, ay nag-iisa. Kasi ang support group, yun yung talagang mas makakapag-boost ng kanyang motivation and at the same time yung drive na sinasabi para mas may makapag-acknowledge or mag-validate ng kanyang nararamdaman. Ang hirap po nag-iisa ka lang, tapos wala pa lang makapag-acknowledge na ganito yung nararamdaman mo. And then, halimbawa, kung siya ay nagtatrabaho, yung mga ka-opisina niya, hindi naiintindihan yung sitwasyon. So talagang definitely, ang support group, tatandaan nyo kahit sa anong klaseng mental health disorder, talagang
importante yan. Kasi yan lang yung talagang maaaring immediate na makakatulong dahil lalo na sa pagsasalita. Ngayon, kung sinasabi nyo, ang paulit-ulit na pagkwento, importante rin yan. Kasi iyan isang proseso na kung hindi man magkaroon ng mental health professional, pero na paulit-ulit yung nasasabi yung kwento na ito hanggang sa parang istorya na lang siya, yan is one way to debrief. Kumbaga, catharsis process din yan, Doc, no? Ay, oo. Talagang totoo yun. At saka pwede maging ano tayo, yung tinatawag dating holistic approach. Yung meron kasing isang approach yung tinatawag na empty chair. Parang yung halimbawa, yung kung ikaw nasa posisyon nitong taong ito, ano mo yung gagawin po? So, nabibigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng options itong taong na to, kung ano yung pwede niyang gawin. Opo. Doc, maraming salamat po, Dr. Camille Garcia, for this, for your time, and for sharing this knowledge. Kasi marami, kahit nakapanood lang, Doc, medyo na-stress din eh, no? At kailangan talaga, kasi hindi matanggap ng ating mga puso at isip na mayroong ganyang pangyayari. Kaya mahalaga po na kayo ay nakapagbigay sa amin ng payong yan, Doc. Ay, most welcome, and hopefully na meron tayong natutunan sa ating mga nasabi. Maraming salamat. Maraming salamat po, mga kalpreblo. Yan po si Dr. Camille Garcia, si Mark Defensor na ikinig sa atin ngayon, at yung kanyang mga kasamahan, si Mel Caspillo, si Gen Z, si Dana Yape, si Kapitana Larissa Adora, at si Konsehala Belinda Santo Domingo mula sa Marikina. Pagbabalik natin, paring Al, pag-usapan naman natin yung physical therapy. Yan. No. El Pueblo Publico. W-I-Z. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Patima University Medical Center. Interes ng taong bayan, pinahahalagahan, pamahalaan, pinakikinggan. El Pueblo Publico. Si paring Mark Latasa ay nagpapabati rin sa ating mga kasamahan dyan sa College of Arts and Sciences ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Nasa educational tour daw sila sa Bulacan. Mike, huwag ka nang magdala ng chicharon. Ayaw namin ng chicharon, Mike. Si Jocelyn Rebalbo, si Chief Jojo Felipe, at itong, ayan, nakikinig sa atin, yung mga si Jesmar daw at si Ginoong Edgar sa Guyod. E paring Al, pinag-uusapan natin kanina, importante rin sa ating kalusugan yung tinatawag na physical therapy information. Kasi marami sa ating mga kababayan, mga ka-El Pueblo, ang nagtatanong, ano nga ba at sino nga ba ang may kailangan ng physical therapy? At ano ang kaibahan nito doon sa occupational therapy? Dahil na bungaran na tayo ni Dr. Garcia kanina, eh kakausap pa ho tayo ngayon na isa pang doktor. Isang doktor na mula naman sa Fatima University Medical Center dyan sa Antipolo. Kasama natin paring Al ngayon. Walang-wala tayo, kaya paring Al ang mga guest natin, mga ekspertong totoo. Mm-hmm. Ayan. Kasama ho natin ngayon ang chairman ng Fatima University Antipolo PT Rehab Department. Siya po ay member din ng Philippine Academy of Rehabilitation Medicine at diplomate of the Philippine Board of Rehabilitation Medicine. Kasama natin ngayong hapon, paring Al, si Dr. Vivian Francesca Nair via Zoom. Doc Vivian, magandang hapon po. Si Ryan po at si Al. Magandang hapon po, Doc. Hapon po. Hello. Opo. Doc, pasensya na ho kayo at medyo napahaba ho yung aming kwentuhan kanina. Doc, para lang po sa kapakinabangan ng ating mga tagapakinig, sino nga ho ba ang nangangailangan ng physical therapy at paano po ito ginagawa? So, ako po, introduce ko lang po yung field po namin. So, doctor din po ako. Ang field ko po ay physical medicine and rehabilitation. Team po kami sa Fatima University Medical Center dun sa PT and Rehab Department. Team po kami na may doctor, may rehab doctor, katulad ko po, and then may physical therapist. Supposedly may mga occupational therapist din po, speech therapist sa team po namin. So sino po yung kailangan ng tulong po ng center po namin? Usually, yung mga nasustroke, yung may panghihina po ng katawan, pwede rin po, very common po yung mga may sakit sa katawan, usually batok, upper back, low back, or mga sports injuries, mga athletes, ganyan, or kahit yung mga bikers,
Usually po yung mga naoperahan po ng mga orthopedic surgeons na gustong bumalik ulit sa pagiging active or gustong makalakad po ulit, yan po yung mga tinutulungan po natin. Yun po yung mga examples po. Kung halimbawa, Doc Vivian, halimbawa nagkaroon ng stroke, ano po, may yung iba ay yung kalahating katawan ang na-stroke, yan ho ba ay nag-undergo rin ng physical therapy? Yes po, yan po talaga po ang nire-refer po sa field po namin para ma-assess kung ready na pong mag-undergo ng physical therapy. Tapos yung physical therapist po, siya po yung magkakandak nung program. Usually yan, exercises and then may mga machines po na gagamitin para matulungan po mag-recover yung patient. Opo. Mm. Yung mga na-aksidente sa pagmumotor, kasi marami ngayon, Doc, ang mga talaga ang gamit na pangunahing dahilan ng kanilang movement o mobility ay yung pagmumotor. Yung mga na-dislocate, yung kanilang mga body parts o mga buto, yan ho ba yung nag-undergo rin po ng physical therapy? Opo, syempre, yung mga na-dislocate, kailangan ma-relocate po muna. Reduce po yung tawag. Ma-reduce po muna ulit or maibalik po muna sa proper place yung mga dislocated joints po nila. Usually, yung orthopedic surgeon po doon. And then after that, yung mga exercises or pain management, syempre, may mga sakit-sakit pa po sa katawan po yan. Kami naman po yung mag-a-assess doon. And then yun, kasama po namin yung mga physical therapist ulit doon sa center. Tutulungan po natin mag-recover po yung mga ganyan. Parang Aldo, bago yung tanong, no? Gusto ko lang itanong kay Dr. Vivian, kasi nung elementary tayo, pinag-aaralan natin sa science, parang Al, na yung brain ang nagko-control sa katawan natin, sa movement natin, no? Natatandaan mo ba yung medulla o oblongata yan, no? Doc, meron bang kayo po ba sa inyong karanasan bilang physical therapist yung mga imbalances o ang controlled movement ng katawan may kaugnayan sa kanilang neuro condition, yan ba ay sumasailalim din ng physical therapy? Yung iba po, yes po, lalo na kung masyado, usually tremors, flailing tremors, hemibalisms, ganun po yung tawag doon. Mga involuntary movements. Yan, involuntary movement. Oo. Nag-aralan din po yan. Actually, graduate po ako ng physical therapy, pero nag-doctor din po ako. So, ang tawag na po sa akin ngayon ay physiatrist or med doctor. So, alam ko po yung sa physical therapy, pati yun nga, nag-doctor po ako, rehab medicine din yung field ko po. So, talagang naiintindihan ko naman po yung side ng physical therapy at saka yung side na bilang doktor po. So talagang pala. Pag-aralan po namin from physical therapy to pagiging doktor, yung mga ganyan, yung iba po talagang matutulungan po natin. Kaya lang, may ibang cases po na hindi po natin mapipigilan talaga yung paggalaw po nila. So nag-a-adjust po tayo dun sa mga involuntary movements po nila. So minsan, occupational therapy na po yung tumutulong sa mga ganong cases po. Opo. Doc, pinatatanong po ni Ma'am Maris Manokmola, no? Advisable daw po ba sa mga bata, di ba? Usually may bata pong sakang, may batang pike. Advisable po ba na ito ay tawag ito, i-therapy or hiluten kapag kagabi? Ganun ba ipasok dyan sa physical therapy? Pasok po ba yan sa physical therapy? Opo, pero at a certain age, lalo na kapag kunyari below 5 years old, normal po na meron po talagang pagka-pike. Tapos after 5 years old hanggang 7 years old, okay, normal, acceptable na meron pong pagkasakang. After that age, mga 7 years old, kapag talagang persistent na pike yung bata or sakang yung bata, yun po usually yung kailangan na po ng physical therapy. Pero maganda po na from the start maipakita na nila yung anak nila para mag-guide po namin sila kung ano pwedeng gawin. Baka kung remedy lang or yun nga, pwede pong parang ita-train lang po ng relatives. Pwede po yung hihilutin po ng relatives. Ng relatives, hindi po kailangan po sa manghihilot. Pero meron pong pwedeng gawin yung relatives para medyo ma-direct po sa tama yung mga paa po or yung mga legs. Doc, aside dyan sa yun nga, yung mga pagpaghilot o pag ano, meron po machine na ginagamit sa physical therapy?
Yes po, marami. Lalo na po ngayon, mas updated na yung mga machines po natin. Marami na pong bagong machines. Kasi nung nag-aaral din po ako ng physical therapy, yung mga machines na ginagamit po ng physical therapist, pinag-aralan po namin yan kung bakit kailangan gamitin. Pero ngayon po kasi may mga bagong machines na po na hindi po sila ngayon na-introduce during college. Pero ngayong adult na po kami, doon namin siya pinag-aaralan. So marami pong machines. Ang example po nyo, yung TECAR na ginagamit po natin. Isa po sa mga latest machines po yan na ginagamit dito sa Philippines. Tumutulong po siya mag-decrease ng pain, bawasan yung mga pamamaga ng katawan, tumutulong po na mag-improve ng circulation dun sa area na injured po ng pasyente. Opo. Para kayo nabanggit niyo yung kanina yung machine at saka ni Doc, ano? Doc, kasi ito nakwento lang sa akin ng tita ko nung may pamangkin pa kami kasi nga medyo picky, sakang siya. Tinatalian niya ng mga ilang, siguro ilang minuto, gabi-gabi niyang ginagawa yan at nag-improve naman yung pagkasakang niya. Okay lang po, basta hindi po masyadong mahigpit yung pagkakatali. At saka yun nga, kung tama yung direction po ng pagkakatali. Kasi usually pero iba pa rin, Doc, na kumonsulta muna sa inyo bago gumawa ng kung ano-ano, no? Doc, ito, kasi importante, baka mamaya mali yung approach, importante meron munang direction from experts. Doc, gusto lang namin matutunan, kasi ito, pinapatanong sa atin, yung nakikinig sa atin, si Chokaran, ano daw ba kaibahan ng physical therapy at occupational therapy? Okay po. So, ang physical therapy at saka occupational therapy, pareho po silang physical rehabilitation. Mm-hmm. Ang goal po ng physical therapy ay palakasin po yung katawan ng tao or parang imagine nyo po, kunyari stroke, ang gusto po natin, patayuin siya, pabangunin, paglakarin. So, gusto natin ma-restore or enhance yung functional ability po nung pasyente. Sa occupational therapy naman, so regarding stroke po ulit, ang gusto po natin, dahil mahina na po yung, kunyari lang, yung kanang bahagi ng katawan niya, tapos right-handed po siya, mag-a-adjust po tayo, i-adjust natin yung skills niya, or i-modify po natin ang environment para po makapagsulat pa rin siya. So, ibig sabihin, tuturuan natin siya magsulat dito sa kaliwang kamay. Kaya meron tayo ipapagamit na device po para sa kanan niya, para kahit mahina, makakagrip pa rin po siya, makakapag-feed po siya. So, ganun po yung difference po ng physical and occupational therapy. Yung isa mag-a-adjust po dun sa deficits. Yung isa po, gusto po natin sana ma-restore po or ma-enhance yung function po. Doc, opo, gano'n daw katagal ang isang physical therapy session at ilang mga sessions ang kakailanganin? Mahirap po magsabi kung gano'ng katagal. Usually, 1 hour ang session. Mahirap po magsabi, lalo na pag sa stroke, kasi mahirap mga ako na, after 1 month, magaling ka na, hindi po siya gano'n. So, depende po sa recovery or recuperation ng pasyente. Kung kunyari, nadulas lang siya kahapon, tapos masakit po yung likod niya, pwede pong sabihin natin, baka 1 session, up to 2 weeks of physical therapy, usually 5 to 6 sessions yun, pwedeng gumaling na. Pero pag stroke or yung mga nabalian ng buto, ganyan, or naputulan ng ACL, ganyan, mahirap pong sabihin na, 1 month lang, tapos na, hindi. Mahal po ba ang mag-undergo ng physical therapy? Kasi ito sabi niya, yun daw kanyang tatay ay na-stroke pero nasa bahay dahil hindi daw po makapag-physical therapy dahil baka mahal. Mahal po ba? Marami po tayong local government units na meron pong rehab facility. Hanapin yung physical therapy facility kasi nalilito po ang tao pag sinabing rehab, parang kala nila mental problems po. So physical therapy facilities. So pwede po kayong pumunta sa mga local government. Pwedeng walang babayaran or very minimal fee. Pero kasi sa private po talaga, ang range po natin yan, mga nasa 400 to, lalo na pag medyo nasa
NCR na po tayo, pwedeng umabot po ng 1.5, ganun po. Pero syempre iba naman din yung klase ng convenience ng ano ng serbisyo kung nasa private. Kaya medyo mahal. Dok, ito lang pinatatanong, paring baka meron ka pa na ipon na. Meron daw po mga COVID-19 patients or survivors. Yan ho ba ay meron din ganyang klaseng therapy? Yan ba ay papasok din niya sa physical therapy kung sakali ikaw yes, ay po, nag-undergo ng COVID? So, yan po yung mga bago po nating patients ngayon kasi lalo na po yung mga patients na may long-haul COVID. Yes, na opo. Hirap pa po sila, madaling mapagod, madaling hingalin. Pwede po sila mag-consult po sa amin, pwede po mag-undergo ng physical therapy para matulungan po natin silang maging active ulit or at least magawa po yung mga activities na hindi po nila nagagawa. Ito kasi sabi niya, paring after daw niya magka-COVID, parang hinihingal na siya at hindi na makalakad ng malayo. Para may long-term effect, no, Dok? Opo. So, pwedeng-pwede po sa physical therapy. Tsaka, consult parang muna sa rehab doctor. So, Dok, ito nagpapatanong po ang batch 99-2000. Ano? Sa party po ba ng katawan natin ay meron po bang dapat na i-physical therapy o dapat ito lang, dapat ito lang? Ano po ba yung dapat naming tandaan sa ganito? Ay, hindi naman. Sa physical therapy, kasi talagang yung whole body, musculoskeletal and nervous system, yan po ang tinitreat naman po. So bones, joints, muscles. Sa parteng ulo po, Dok, dito sa may parteng batok. Kasi sabi daw, wag daw gagalawin yun. Sensitive daw kasi. Opo, pwede po. Pwede rin po. Common naman po na yung mga patients po natin ang complaints nandito at saka dito po yung complaints. So, isa sa mga very common complaints po ng patients na tinatanggap po natin yung ganyan. Apo. Si Ma'am Chanda Carbonell ay nakikinig sa atin. Sabi niya, ang ganda daw po ng topic, Doc. Yung daw daughter niya ay Peter rin, nasa UST Hospital. Naman, saka si Doc, ang ganda rin ni Doc bukod sa kanyang pagpapaliwanag. Di ba, Doc? Nakabola pa si Al. Doc, kung yung mga kababayan natin ay gustong magpunta at mag konsulta sa inyo, paano nila kayo maaabot, Doktora Vivian? Punta lang po sila sa amin. Nasa ano po kami, third floor ng Fatima University Medical Center Antipolo. Hanapin po nila yung Physical Therapy and Rehabilitation Department. Or sabihin po nila dun sa info na gusto nilang kumonsulta ng Rehabilitation Medicine Specialist or Physiatrist na katulad ko po. Pwede ko po bang ibigay yung number ng ano po sige namin? Sige po, go ahead po. Opo, Dok. So, pwede po kayong tumawag sa 8727-8845, local 3011, or text or call nyo po si Ma'am Jane, siya po yung supervisor, PT supervisor po namin, 0926-648-5036. Okay. Ayan, so pare ko yung last na po. Dok, may nagpapatanong po dito, kahit daw po ba, ang senior po ba ay merong discount kapag po physical therapy sila dyan? Opo, PWD and senior citizens po, meron pong discount yung consultation plus yung physical therapy session. At least ino-honor yung discount. Dok, paano daw po kung ang na-stroke ay kalahating katawan, kalahati rin po ba ang bayad? Ay, hindi po. Kasi sa totoo po, talagang yung stroke, isa sa mga medyo matatagal. Kumbaga, yung ibang cases, pwedeng 40 minutes lang ganyan. Pero ang stroke, minsan lumalagpas po na isang oras yung program po namin para sa kanya. Kasi tinutulungan po natin siya ulit mag-adapt dun sa situation po kasi niya. Opo. Depende case to case basis. Opo. Last na po, Dok. Since may binanggit po kayong sessions, di ba, sa physical therapy, pwede daw po ba ang installment sa inyo? Doon na yan, sa consultation na yan, masasagot okay. Yung Dok. Sige po. Dok Vivian, maraming salamat po sa inyo at sa inyong oras po. Sige po, thank you po for inviting me. Si Dr. Vivian Francesca Nero po ng Physical Therapy Department ng FUMC or Fatima University Medical Center Antipolo. Iba pa rin, no, pagka tayo ay nakakapag-usap ng doktor. Kasi paminsan-minsan gusto nating iparating sa ating mga kababayan yung mga medical knowledge na hindi naman natin naririnig ordinarily sa ating mga usapan. Kasi mahirap nga. Sabi nga natin, paring gusto natin makatulong kahit papaano, natanggalin sa ating isipan na pupunta lang tayo sa doktor kung tayo ay may malubha ng karamdaman. Tama.
Okay. Dapat lang talaga tayo ay magkaroon ng, sabihin natin, ng monthly ba or annual check-up para at least makita natin kung kumusta ba yung katawan natin at maagapan kung ano man ang kailangan nating gawin. At least alam natin, no, nabanggit mismo ni Doktora, na may mga, alam ko nga, may mga LGUs, may mga bayan-bayan na may mga physical therapy centers. Kung kayo ho ay nangangailangan ng inyong ng physical therapy, you can check po sa inyong mga local government. Ito, sinasabi nga ni ito. Sabi ni Ate Marinol Redome, magandang hapon. Si Dr. Cinco, nandyan din si Ms. Marical Manuel. Magandang hapon. Si Dr. Cinco, sabi niya, sa San Mateo Rizal, meron daw physical therapy center. Sila Doktora Ana Sochaco, at yan daw ay programa nila Mayor Tina Diaz. Opo. Para ang sarap doon pumunta at magpa ma-experience yung kanilang ano no physical therapy doon ano. So ayan, so nakatutok din sa atin si Ma'am Myla Paralias ano at nakakatuwa nga daw panoorin dahil nadadagdagan ang kanilang kaalaman pagdating sa mga usaping physical therapy, psychological matters. Oy, si ang dami pa lang nakikinig sa atin. Ito si Gilbert naman na nakatutok daw sa atin mula sa Lulumboy, Bulacan. Lulumboy. Yung Lulumboy, Bulacan, no. Ang narating ko lang ay ano, Lulumboy. So, iba pa rin pareng. Al, 9 days na lang before election. Nako. Ayaw ho ba ay nakaisip-isip na ng mga boboto natin? Pagka ba kayo ay tinanong, sino ang pipiliin mo? Ayan, meron na ho ba? Ikaw ba, Parigal? Meron ka na bang napili? Meron na akong napili sa matagal nating panonood at pag-uusap tungkol sa mga katangian. Ay talagang nakilatis ko na kung sino ba talaga ang gusto kong mamuno dito sa bayan ng Pilipinas. Dito sa bansang Pilipinas. Okay, basta huwag kayong boboto ng sinungaling. Tama. Ng nagpapakalat ng fake news. Correct. Ng mga kandidatong wala namang accomplishments, correct, mga walang nagawa. Piliin natin yung talagang may marunong na pamamahala, magaling na leadership at merong kakayahan. Sabi tama nga natin, basta may kakayahan, katapatan at pagmamalasakit sa taong bayan. At paninindigan sa kanyang mga sinasabi. Tayong mga tagapakinig, nararamdaman naman natin kung sila ay sincero sa kanilang mga sinasabi. Kaya sa darating na Mayo 9, ayan. Hindi si Al Candelaria. Hindi ako kakandidato. Ipagpray natin yan. Iboto ang nasa konsensya natin. Tama. No? Importante kasi, sabi nga natin, yung isang boto natin, mga ka-El Pueblo, it will determine our next 3 years for local government and 6 years for the national, correct, government. At anumang mga policy decisions, anumang mga hakbang ng mga magiging leader ng ating bansa, meron niyang epekto sa loob mismo ng, correct, ating mga tahanan. Paano? Sa pamamagitan ng pagkain, gamot, edukasyon, trabaho, peace and order, trabaho sa ating pamayanan. Yan. Tama kayo dyan, pare ko. Alam ko, marami ang mga nagpapalitan ng kanilang kuro-kuro. Ito yung manok ko, ganito yung manok ko, ito yung boboto ko. Ganun pa man ay, sabi nga nung isang kasamahan ko ay, hindi naman tayo kilala ng mga tumatakbo eh. Pero bagamat ganun, maging masiyasat pa rin tayo. Sabi nga ay, 6 na taon tayong sasamahan at mumumuno sa atin ang mga ihahalal ng mga tao dito sa bansa natin. At hindi tayo boboto ng manok, ang iboboto natin, tao. Yan. Dapat tao at makatao. Paring Al, wala tayong oras, kaya tayo magpaalam na. Maraming salamat sa inyo mga ka-El Pueblo sa pagtutok sa amin sa isang oras. Kumusta po dyan mga RPFDS sa bayan po ng Binangonin of course. So muli po, salamat po sa pakikisa, pag-comment at pag-share and like ng aming page ng El Pueblo Publico. Muli, hanggang sa susunod na Sabado po ulit, ako po si Al Candelaria, ang boses ng tao, boses ng Pilipino. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapagtangkilik ng El Pueblo Publico. Salamat din po kay Ms. Mirina Balbao na nakatutok sa atin ngayon. Salamat din kay Ms. Mila Ramirez na humahabol. O yan, yung mga teachers po natin na uupo sa May 9 election. Non. Ingat po kayo sa inyong pagtupad ng tungkulin. Maraming salamat po sa aking pamilya, kay Ensa, Ina at Gael. At syempre sa ating Chairman of the Board, kay Chairman Edgar Cabangon. Sa lahat ng mga nakasama natin sa ating newsroom, lalo na sa ating Poging Engineer Jeric Barreto. At sa inyo pong lahat, lagi po nating tatandaan, samahan natin ng panalangin ang anumang ginagawa natin. Tama. Ingatan ang pamilya at manatiling tapat sa isa't isa. Ako po si Ryan Lau, hanggang sa susunod na Sabado. At ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Ngayon ay pag-uusapan, paglalapit